My God, I hate drugs. Oh, ano naman tong away ni Manny Pacquiao at ni Alcuzi, Secretary Alcuzi? Tingnan natin. Ah, tinutukoy yun ni Senator Manny Pacquiao. Kasi nung isang araw, hindi po ba, binabalita natin sa inyo. Pinakita nga natin sa dyaryo eh. Na mayroong resolusyon, yung mga miyembro ng PDP laban na hinihikayat si Presidente Duterte na tumakbong vice presidente. Nag-react ngayon si Senator Manny sapagkat sabi niya, hindi ko alam to. You're working behind my back. Bakit ganyan? Mga sinahati ninyo ang partido. Kaya nagpadala siya ng presser. Hindi ko alam kung tumawag siya ng press conference o nag-issue lang siya ng statement. Pero sabi niya, itong resolution na ito, eh hindi ito sanction ng partido. Kailangan angunahin natin yung COVID-19 at suportado natin ng programang pambakuna ng pamahalaan. Kaya sabi niya, ito'y patungkol kay Secretary Alcuzi. Gusto lang nating linawin na ang partido ay sumasang-ayon kami sa panawagan ng ating Pangulo na huwag munang politika ang pag-usapan, kundi ang pagtulong sa mga kababayan natin. Especially yung usaping bakuna sa ating bansa. Yan muna ang atupagan natin. At sinamahan naman siya ni Senador Aquilino Pimentel na ito'y dating presidente at ngayon executive vice chairman. Kasi ang presidente po ngayon si Senador Manny Pacquiao. At ang chairman naman ay si Presidente Duterte. So madalit sabi, nagbabala sila kay ano, nagbabala siya kay Energy Secretary Alfonso Cusi na sangayon sa balita, nagpunta siya sa Cebu at nagkukonsulta siya sa mga PDP laban members kaugnay sa resolusyon. At ang babala ni Senador Pacquiao, eh huwag mong hatiin ang mga partido. Ang sagot naman nun ni Secretary Alcuzi, teka muna, hindi ko pakulo yan. Yan ay pinag-uusapan ng mga miyembro at sila mismo on their own, sila ay lumika ng resolusyon na umiikot ngayon at pinipirma ng mga miyembro na hinihikayat ang vice president, na ang presidente na maging vice presidente. Eh, ang tanong ko naman po sa inyo, mawalang galang naman kay Senador Manny at Senador Pimentel, wala naman sigurong masama na yung mga miyembro ng isang partido eh hikayatin ang presidente on their own as members of the party. Kahit na hindi official yung kanilang panghihikayat kay presidente, eh that's part of freedom of expression and of speech. Hindi po ba? Eh bakit mo naman pipigilan yung mga yan? O edi, sabi nga ni Secretary Alcuzi, eh resolution lang yan, umiikot. Nasa sa inyo yan kung pipirma nyo o hindi, kung gusto nyo o ayaw nyo. Kasi ang gusto lang naman ni Secretary Al at ng mga pumirma doon, gusto namin may continuity. At ang feeling nila, kailangan kung ano man tandem yan, whether it's Sara ang presidente o si Senador Bongo, kailangan ng vice presidente si Presidente Duterte. O, di ba? Para may continuity nga naman. Eh ako naman, maliban pa dyan, di ba sabi ko sa inyo, hindi ba hinahamong po natin lahat ng mga kontra, yun lang mga kontra, yung mga ayaw kay presidente, yung mga hindi naniniwala sa kanyang uri ng panunungkulan. Lumaban kayo sa panguluhan. Run for the presidency. At si Presidente Duterte eh hinihikayat nga ng lahat. At tayong nauna kasama si Pastor Kimboloy na tumakbong vice presidente. Upang maliban pa doon sa continuity, sa akin po, ito yung akin dyan. Let us have this election as a performance test of this president. Kasi nga, yung mga opposition, mga kritiko, eh kung siraan si presidente, ganun-ganun na lang. O sige, tumakbo na kayo. Magsama-sama na kayo. Tingnan natin. Kung manalo si
Presidente Duterte bilang Vice Presidente yun. Sampal po sa inyo yun. Makikita na natin ang pagsasalita ng taong bayan. Hindi po ba? Kaya, sige, magkaalaman na. At saka alam po ninyo, hindi niya naman mapipigilan ang pag-uusap sa politika. Eh, araw-araw politika pinag-uusapan. But it doesn't mean na hindi tayo pwedeng gumalaw. Eh, gumagalaw naman ang gobyerno. Kahit nga kayo dyan sa oposisyon, siguro, on your own, eh, meron din kayong ginagawa para tugunan ang mga problema na nilikha nitong pandemya sa inyong sarili-sariling mga bahay. Pero, it doesn't deprive you from talking among yourselves about political happenings or politics. Natural lang yan. Kung baga, nagkikwentuhan lang naman kayo. Nag-iisip kayo, sino kaya maganda? Hindi ibig sabihin, nandun na yung focus nyo, yung concentration. Hindi yung ganoon. Kayo naman. Bagay, para lang mapag-usapan. Banatan yung gobyerno. Ito naman si Francis. Pasok ka naman, pasok. Kaya naman pala, sabi niya kanina, napanood ko siya kay Karen re-electionista raw siya. At yun daw ang kanyang plano. O kaya pala sinasawsawan mo lahat ng mga issue, pinabanata mo ang pamalaan para palagi ka nasa dyaryo. Para nga naman maging politically relevant ka. Ito ka na naman. Sinasabi mo na magkaroon ng granular local lockdown. Oy, Senior Francis, Kiko, matagal na yung nasa plano. In fact, ginagawa na nga yan ng mga local officials . They're already doing that. You don't even have... Ang problema sa inyo, tinuturuan nyo yung pamalan, dati na nga ginagawa yan. Gusto nyo lang bang makarating sa dyaryo, makarating sa news, kahit na alam nyo nang ginagawa na yan, nagbibigay kayo ng... Like for instance, kanina narinig ka, dapat dyan si Presidente mag-declare ng state of emergency. Ang problema sa iyo, don't teach this President. He knows better than you do. Kaya nga naging Presidente ito . Magaling . Hindi ba? Alam niya ang gagawin niya. At lahat ng mga galaw niya, mula pa nung naupo yan, palaging tama sa pagtugon sa kung anumang kalakaran na hinaharap ng ating bansa. Okay nga mga galaw niya. Kayo lang naman ang mga pasaway. Ginugulo niyo. Sinisiraan niyo pa. Hirap na nga yung tao . Pinalalabas niyo pang walang ginagawa. And ako talaga naman, Anthony Pangilinan, duruan mo yung nakakatanda mong kapatid. Ayaw mo naman kasing gumalaw, kaya ayan, pamali-mali yung mga sinasabi niya. Sasabi niya, para na naman tayong March 2020 all over again. Alam mo, Kiko, ito ha. Ano ang ibig mo sabihin? Dahil ang pamalan na may kasalanan. Kasalanan natin, mga mamamayan, pag nag-increase ang bilang. Kasi nga, complacent tayo, hindi tayo sumusunod sa protocols. Di ba sabi ko sa inyo? Kahapon lang, papunta ako dito . Marami ang naka-face mask na nakababa. Marami naka-face shield na nakataas. Kanina na naman, ganoon din na naman nakakita ko. Talagang walang tigil . Kailangan talagang disiplina. Kailangan alam po natin na napakalaga na bigyan natin ng sandata laban dito sa COVID. Tayo ang mga sundalo . Tayo ang mga sundalo, pero tayo rin yung kalaban. Can you imagine that? We are the carriers, so that make us the enemies. And yet, we can control this enemy. In other words, tayo rin yung soldiers. Yun, that's a very unique situation. Where the enemy is the same soldier that will kill the enemy. Hindi po ba? O kaya ikaw, Senador Pangilinan, Senador Joel, pwede ba? Tumulong na lang kayo. Manawagan na lang kayo na mga kababayan, pwede po ba magsuot kayo ng maskara, ng face shield, magugas ng kamay, magdistansya. Ganun na lang panawagan nyo. Huwag na kayong maraming kung anong pinagsasabi nyo. Dinadagdagan nyo lang ang kagulumihanan at pangamba ng taong bayan sa ginagawa nyo.
ano pa? Ano pa bang susunod natin? Parang nakakasawa na kasi paulit-ulit na lang. O kagaya nito, mga corpio-corpio na naman. Anong sinasabi nitong si Kiko na naman? Sabi niya, kailangan ng ating bayan ang science-based public health protocol solutions, not ineffective militaristic authoritarian edicts. Tamo ikaw kung magsalita ka. Eh lahat nga ng ating galaw ay batay nga sa siyensya eh. Yung sinasabi mong military, police, yun ay nagpapatupad nga ng health protocols na ginawa natin based on science. Sino ba magpapatupad nun? Ikaw? Jesus Mario Joseph. Ano ba yan? Where is your common sense? Parang wala. Kailangan mag-smile ka na lang dito. Smile. Though your heart is aching,